Isang magandang-magandang araw po mga kasambuhay. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul at sa sandaling ito kayo po ay aming inaanyayahan na samahan kami sa Sambuhay TV para po sa ating Visita Iglesia 2019. Ang Visita Iglesia o pagbisita po sa pitong simbahan matapos ang pagdiriwang ng Misa ng Lord's Supper ng Huwebes Santo ay nagsimula po bilang isang kostumbre sa Roma sa unang mga Kristiyano na noon ay nagpipilgrimage tuwing Semana Santa. Matapos ang Misa ng Huwebes Santo, kanila pong binibisita ang pitong basilika sa paligid ng Roma na kung saan ang kanilang binibigyan ng panalangin at pagbisita ay ang presensya ng Panginoong Jesus sa kanyang Santissimo Sacramento sa banal na Eucharistia. Ito naman po ang malaking regalo ni Jesus ng Huwebes Santo, ang kanyang habang buhay na presensya sa banal na Eucharistia. Ang pitong simbahan ng Roma na naging bahagi ng Bisita Iglesia sa unang simbahan ay ang San Juan Laterano, ang Katedral ng Roma, ang St. Peter's o ang pangkasalukuyang residensya ng Santo Papa, ang St. Mary Majors. Ito po ang unang simbahang inialay sa karangalan ng Mahal na Ina. At gayon din po ang ika-apat na basilika ay ang St. Paul Outside the Walls na itinayo sa ibabaw ng naging libingan ng Apostol Pablo. Ang ikalimang simbahan ng Roma na bahagi ng mga unang bisita iglesia ay ang St. Lawrence Outside the Walls, ang Holy Cross in Jerusalem na dati po ay bahay ni Santa Elena na kung saan napakaraming reliko tungkol sa banal na krus ang nakatago. At gayon din po ang ikapito, ang St. Sebastian Outside the Walls na naging pagtatapos ng tinatawag pong bisita iglesia. Ang sinasabi po ng sakramentaryo ng simbahan, the faithful should be encouraged to continue adoration before the Blessed Sacrament for a suitable period of time during the night according to local circumstances, but there should be no solemn adoration after midnight. Sa makatuwid, ang pinakapunto po ng bisita iglesia ay hindi yung tignan at hangaan ng arkitektura ng simbahan, hindi yung tignan ng floral arrangement ng altar of repose, hindi po para mag-selfie sa magandang ginawang altar ng sakramento sa loob ng simbahan. Ang pinakamahalaga po sa bisita iglesia ay ang ating pananalangin at pasasalamat na ang Panginoong Jesus ay nagiiwan ng kanyang presensya habang buhay sa banal na Eucharistia. Nang panahon ng mga Espanyol, nang ang bisita iglesia po ay sinimulan bilang bahagi ng tradisyon ng Pilipinas bilang isang katolikong bansa, naging kagawian na rin po ng mga Pilipino na sa pitong simbahan na kanilang binibisita ay ginagawa naman nila tigdala-dalawa ang 14 Stations of the Cross. Magkagayunman, ang ating pong panalangin tungkol sa death at passion ng Panginoong Jesus ay dapat pa rin magtuon ng ating pansin sa banal na Eucharistia. Ngayon po, sa ating Kwaresma 2019, ang bisita iglesia po natin dito sa Sambuhay TV ay ifo-focus po natin ang pitong simbahan ng Archdiocese of Nueva Cáceres
partikular dito po sa Naga. Alam niyo po, ito'y bahagi ng ating pagtuklas ng mayabong na kasaysayan ng pananampalatayang Kristiyano na atin pong i-celebrate 500 years sa 2021. Bago po tayo tumungo sa mga pitong simbahang ito, napakagandang pakinggan natin ang isang paglalahad ng kasaysayan ng pananampalatayang Kristiyano at ng simbahang Katolika dito po sa Archdiocese ng Nueva Cáceres. Gaya po ng inilahad sa sakramentaryo ng simbahan, ang ating pagtutuunan ng pansin ay ang tabernakulo, ang puso ng bawat simbahan, kung saan nandoon pumipintig ang presensya ng Panginoong Hesus. Tayo po ay makikinig sa pagbasa ng Bread of Life Discourse ng Panginoong Hesus na makikita po natin sa ika-anim na kabanata ng Ebanghelyo ni San Juan. Makikinig tayo sa pagninilay at pagkatapos po niyan, magkakaroon tayo ng panalangin sa harap ng Santissimo Sacramento. Magsisimula na po tayo dito po sa St. John the Evangelist Metropolitan Cathedral ng Naga. Kasama po natin si Father Paul Marquez, SSP. Ang Metropolitan Cathedral of St. John the Evangelist, also known as the Cathedral of Naga, ay siyang mother church ng whole Diocese de Nueva Cáceres. Ang Diocese de Nueva Cáceres is one of the first dioceses na itinatag noong 1595. Nung ang Manila ay ginawang archdiocese, itinatag ang Nueva Segovia, ang Cebu, at ang Cáceres. And the mother church is the cathedral. But yung unang, ang original cathedral, eh, located near the river, which is now the present Naga City Market. But nung masira yon, a certain bishop by the name of Bishop Bernardo de la Concepcion, he thought of an ecclesiastical center na kung nasaan yung cathedral, dandun din ang seminary, at naandun din ang Bishop's House. Kaya ngayon, kapag kayo ay pumunta dito sa Naga Metropolitan Cathedral, makikita nyo, it's a complex na where you find the Bishop's House and also the seminary. Itong cathedral na ito ay dedicated to St. John the Evangelist, the patron of the cathedral, and also to San Pedro Bautista, a Franciscan missionary who reached Bicol and founded towns in Bicol but was martyred in Japan. Itong simbahan na ito ay nagawa during the time of the Spanish period na alam natin during the context ng tinatawag na Patronato Real. So Spanish government funds were used to build the church. Kaya pag tiningnan nyo ang harap o yung fasad ng simbahang ito, distinctively makikita nyo yung Spanish royal insignia. At it's a Spanish Romanesque in style. Malalaki ang mga columns. And because this was the mother church, it used to be na dito ginaganap ang mga priestly ordinations, mga archdiocesan events. At kapag ka during Lent o Quaresma, maraming pilgrims ang pupunta rito for visita iglesia. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
O Sacrament Most Holy, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Lord Jesus Christ, we believe that you are truly with us in the Eucharist celebrated and adored in every church. Thank you for being the true vine who sustains us and who keeps us one. By your sacramental presence, by your word, and through the ministry of priests and bishops. In this cathedral church, we especially pray for bishops and priests everywhere. Bless them with health and strength. Sustain them in their experiences of struggles and weaknesses. Fill them with your graces of faith, intelligence, wisdom, and compassion. Use their humanity to let us experience you. Amen. Jesus the Most High, have mercy on us. Jesus the Holy One, have mercy on us. Jesus the Word of God, have mercy on us. Jesus the only Son of the Father, have mercy on us. Jesus, conceived of the Holy Spirit, have mercy on us. Jesus, fruit of the womb of the Virgin Mary, have mercy on us. Jesus, legal son of Saint Joseph, have mercy on us. Jesus, Emmanuel, have mercy on us. Mary, Mother of the Eucharistic Jesus, pray for us. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus went across the Sea of Galilee. A large crowd followed him because they saw the signs he was performing on the sick. Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. The Jewish feast of Passover was near. When Jesus raised his eyes and saw that a large crowd was coming to him, he said to Philip, "Where can we buy enough food for them to eat?" He said this to test him, because he himself knew what he was going to do. Philip answered him, 200 days' wages worth of food would not be enough for each of them to have a little." One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to him, "There is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what good are these for so many?" Jesus said, "Have the people recline." Now, there was a great deal of grass in that place. So the men reclined, about 5,000 in number. Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were reclining, and also as much of the fish as they wanted. When they had had their fill, he said to his disciples, "Gather the fragments left over, so that nothing will be wasted." So they collected them, and filled 12 wicker baskets with fragments from the 5 barley loaves that had been more than they could eat. When the people saw the sign he had done, they said, "This is truly the prophet, the one who is to come into the world." Since Jesus knew that they were going to come and carry him off to make him king, he withdrew again to the mountain alone. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Magandang araw mga kasambuhay. Sana po ay samahan ninyo kami sa sinisimulan nating bisita iglesia na sa taong pong ito ay ginagawa natin sa probinsya ng Bicol.
At narito po tayo sa St. John Evangelist Parish dito po sa Naga City. Napakinggan po natin na si Jesus ay nasa itaas ng bundok nang siya ay dumugin ng maraming tao. Karaniwan na pong crowd drawer ang isang tao na marunong magpagaling ng may sakit. Nabalitaan po ng mga taong ito na si Jesus ay nakapagpagaling ng mga may sakit. Kaya siya dinudumog ngayon. Siya po ay umakyat sa bundok. Malapit na po ang piyesta ng Passover noong panahong yon. Tinipo ni Jesus ang kanyang mga alagad. Inihahanda sila para sa importanteng piyestang iyon. Alam naman ninyo na ang Passover ay ginugunita ng mga Hudyo bilang pasasalamat sa Diyos sa paglaya nila mula sa pagkaalipin patungo sa kalayaan, lupang pangako. At habang ginagawa po natin ang ating bisita ng iglesyang ito, para din po tayong dinadala ng ating Panginoon sa ating bersyon ng bundok. Ang bundok po kasi ay tinitingnan ng mga Hudyo na isang pook na banal kung saan makakatagpo nila ang Diyos Ama, isang Diyos ng pananalangin. Kaya po ang bawat simbahan na ating pong pupuntahan, nawa ay maging isang pook kung saan sisikapin nating katagpuin ang Diyos. Matuto sa Kanya magpasalamat. Hindi po tayo pupunta sa sunod-sunod na mga simbahan para inspeksyonin kung aling simbahan ang may pinakamagandang gaya ng mga bulaklak para kunan ng larawan sa cellphone pagkatapos ay isend. Nako, sana naman po gawin nating sagrado ang pagtitipong ito, ang ating pagbibisita iglesia. Isang tunay na pasasalamat sa lahat ng mga biyaya at pakikinig sa ating dakilang guro. Si Jesus ay nakaupo sa bundok. Yun ang posture na ginawa niya. Pinaupo niya yung mga tao na parang mga pupils para kumalma sila. Kasi pag lahat ay nakatayo, excited, ang gusto niya ay pakalmahin sila. Pinaupo at huwag naman nating isiping pinakain na kaagad. Sa ibang kwento nga po tungkol sa pagpaparami ng tinapay at isda, tinuruan muna ni Jesus ang mga tao para pong nagaganap sa misa sa bawat simbahan bago ang Liturgy of the Eucharist, ang komunyon, nagkakaroon muna ng Liturgy of the Word. Tinuruan muna niya sila at nang makita niyang kawawa naman itong mga to, mukhang kumakalam na ang mga sikmura. Sa kalamang, nag-isip si Jesus, bagamat alam na niya ang kanyang gagawin, nag-isip siya na gumawa ng paraan, isinangkot niya ang kanyang sariling mga disipulos. Una niyang tinanong ay itong si Philip, saan tayo kaya kukuha ng ipapakain sa mga yan? Ang sabi naman ni Philip, magaling magbilang. Pwede kasi sa tao, bilang lang ng bilang, makwenta. Nakakalimutan yung maaring gawin ng Diyos. Nakalimutan ni Philip, sinusubukan lang pala siya ni Jesus. Ang sabi kasi ni Philip, boss, kahit na 200 araw na sweldo, hindi sasapat para pakanin lahat dyan. Ang sabi naman ni Andrew, teka, meron ditong isang bata. May dala siyang 5 barley loaves and 2 fish. Ngayon po ay taon ng mga kabataan. At ang nakita nating nakapagdala ng solusyon sa problema ng mga madla ay isang batang lalaki. A small boy. At sa pamamagitan ng daladala niya, hindi naman sinasabi kung ibinebenta niya yon o baon ng kanyang pamilya, pero ang maganda, inalpasan niya yon. Ibinigay sa kamay ng mga alagad at ibinigay sa kamay ni Jesus. At ito naman nung si Jesus, narinig na naman natin na parang ginagawa na niya ang magaganap sa banal na misa.
He took the bread, he gave thanks, he blessed it, he broke it, and he started to give it to his disciples. At sila yung nagpamudmod sa madla. Makikita natin dito, kung minsan akala natin, walang-wala na tayong maibibigay. Walang-wala na tayong maibubuga. Na pwede lang akong magsimula kung meron ako nito, kung marami ako noon. Pero ang sabi ni Jesus, sinusubukan ko lang kayo, meron kayong kakayanan. Merong mangyayari. Basta isuko nyo lang kung anong meron kayo at ako nang bahala. Gagawa ako ng paraan, basta tulong-tulong tayo. Tandaan po natin, ang mga himala sa buhay natin, hindi ito nagaganap na bumabagsak lang sa langit. Nagaganap ito kasi kasangkot ang tao. Mga alagad ni Jesus, mga karaniwang tao, at lalong-lalo na ang kabataan. Huwag po nating etsipwera ang mga kabataan. Nung panahon ni Jesus, ang mga kabataan, kapag may usapang para sa mga nakatatanda, binabaliwala. Pero nakita niyo ang ginawa ni Jesus, halika, tinanggap, at saka naganap ang himala. Manalangin po tayo. Ama namin sa langit, turuan mo po sana kami na sa bawat sandali ng aming buhay, manalig sa iyo na ikaw ang patuloy na nagpupuspos sa amin ng lahat ng biyaya. Turuan mo po sana kami na magtiwala rin sa aming mga sarili, na sa aming sariling kakayanan, mayroon kaming maiaambag. Turuan mo po sana kami na alpasan ang mayroon kami at ibahagi ito para maging bahagi ng higit na malaki biyaya para sa nakararami. Paalala mo po sana sa amin palagi na mayroong sapat para sa lahat. Sa panahon ni Jesus, ang mga kabataan ay karaniwang binabaliwala at hindi pinapahalagahan. Nawa po, turuan mo kami na kilalanin ang kanilang kontribusyon sa lipunan. At ang mga kabataang nakikiisa sa bisitang iglesyang ito ay kilalanin ang kanilang maiaambag para sa pamilya, sa pamayanan, sa simbahan at sa lipunan. Inihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Blessed be God, blessed be His holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be His most sacred heart. Blessed be His most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in His angels and in His saints. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.